Magandang hapon mga kasublime at mga kaoyagon natin dyan. Ngayong hapon po, gagawa tayo ng tutorial para sa paggawa ng sinker, lead sinker na wala po tayong ginagamit na kung wala po tayong mold. Tayo po yung gagawa ng mold. Bali, conical shape siya, mga around sa 25 to 30 grams. Gumagamit din po ako ng kabilya, pinagputol-putol na kabilya o kaya kahit anong pampabigat para sa bottom fishing. Ang mapapansin nyo lang po, kapag lead yung ginamit nyo o yung tinga, ang mabilis yung lumubog sa tubig. Hindi ko alam kung ano ang relationship ng lead sa salt water o kahit sa fresh water, mas mabilis yung lumubog. Ang paggawa po nito, depende po yon kung ano ang requirement nyo. Halimbawa, maagos yung tubig, mas kailangan natin ng mas mabigat na sinker para doon. Ganon din po pagka masyadong malalim para mabilis yung lumubog. Kailangan natin ito sa bottom fishing kasi kalimitan, napuputol ang ating linya dahil kinakagat ng butete o kaya nasasabit. So kailangan natin maraming baong ganito. So ito na po, simulan na po natin mga kaulagon. So kailangan po natin ng ito. Ito po ay isang 1x2. Kung mapapansin nyo po, may mga butas na siya. 1 inch ito ang kapal and ang lapad ay 2 inches. So ginamitan ko po siya nito. Drill. Binutas ko po siya. Ganyan. So, ganun. So, mapapansin nyo, tagus-tagusan talaga siya. Ang purpose po nito, ito po yung mag-hold dun sa gagawin nating mold. Kasi ang gagamitin po nating mold ay makapal na papel lang o kaya kartolina o kaya tulad nung ito gagamitin ko. Yung pinaglumaang folder ng aking anak. Ayun, gugupit-gupitin ko na lang po siya para gagawin nating mold. So, ayan. Una, itong 1x2. Bubutasan po natin ng drill. Pagkatapos po, again, yung papel. O kaya kartolina, o kaya folder. Then, kailangan po natin ng kawad. Ito ganito, tanso. Para po, siya ang gagawin nating ganito. Dahil ito po yung pagsasabitan natin ng ating line. Diyan natin isasabit, nakakabito dun sa sinker. Pag tinunaw siya, kakapit siya, dito natin siya tatalian. So, ang paggawa naman ito, kuha tayo ng mga around mga 8 centimeters na tanso. Marami pong tansong makikita dyan sa paligid lang para hindi na po tayo gumastos. Yung mga wire dyan na hindi na ginagamit na may solid na laman na tanso, sunugin lang po natin, matatanggal na yung balat nun. So magkakat po tayo ng mga around 8 centimeters yan. May gamit po tayong long nose din. So, para makagawa po tayo ng ganito, madali lang po. Ayan. So, iipitin natin sa gitna. Then, ayan po. Ayan. Titiklop natin. Yung isang side, diretso natin sa kabila. At yung isang side. Tapos, pipihitin po natin siya. Sabay. Ayan. Dali lang po. Ayan, hindi ko na po ginamitan ng ano. Ayan. So, ayan na po. Okay na siya. Meron na po tayong sabitan ng ating
Tanse o ang ating leader. So gumamit na lang po tayo ng guantes kasi matigas, saka safety first, sabi nga. Ayan, para hindi po tayo masugatan, saka hindi rin masyadong marumi sa ating kamay. Ayan, ang next po natin gagawin kapag meron na po tayo noon. So ako, tatanggalin ko pa po pala ito. Papel na po pala ang ating gagawin. Itong papel. So ginupit-gupit ko na po siya, yung isang side ng folder na ganito. Ginupit-gupit ko na siya mga around 7.5 centimeters yung ano niya from dito. Ano ba ito? Sa isang side niya. So sa isang ano po, bali tatlo ang nagawa ko. Tatlo, ayan. So po-fold down po natin sa gitna. Gagawin natin po siyang apat. Ayan. So ayan, gupitin. Kailangan din po natin ng gunting. Ito. So, ganito lang po siya. May apat na po tayong ganito. Folder po ito, folder. Ngayon, para po magkagawa tayo ng cone shape. Yung pinaka ano na natin, pinaka mold na natin. So, gugupit po tayo ng masking tape. Papakita ko po sa inyo kung saan gagamitin itong mga ganito. Ayan. Gugupit din po tayo ng maliliit na masking tape na ganito. Ayan. Para papakita ko rin sa inyo mamaya kung paano, saan gagamitin yon. So, meron na po tayong ganito. Ano? Ang gagawin po natin next ay guguntingin po natin to pag ganun. Ayan, so ito na. Ito na yung gagawin nating mold. Ayan. Gumamit din po kayo ng bilog na screwdriver para i-guide po yung mold natin sa pag-fold. Ganyan. Halimbawa ito. Ganyan. Bibilutin lang po natin dito para maganda po yung bilog niya. Ayan, gagawa po tayo ng parang cone, yung para pong apa ng ice cream. Ayan. So, pag nakagawa na po tayo ng ganyan, ilalagay na po natin yung ginawa nating, walang po nung tawag dito eh, yung ganito na tanso. So, susot po natin siya rito. Then hihigpitan po natin ito para hindi na po siya gumagalaw. Ayan. So, ganito na po siya. At yung maliit na tape na pinakita ko sa inyo, ito, ilalagay yan dito para i-secure siya. Hindi na siya gagalaw. Ang paglagay po nito, tingnan nyo mabuti. Pag ganun po ah, pag ganyan o. Ayan. Pababa siya papunta dun. Ayan, pababa siya. Pag ganyan. Pag ganun. Kasi pag inikot nyo po yan, ayan, hihigpit po yan ang eksakto dun sa shape ng cone. Ayan. So, ayan, secured na siya. Ngayon, aayusin lang po natin to
para maganda siya. Yan, talagang conical shape na siya. So, yung ginupit po natin na medyo malapad na masking tape, dito natin po ididikit. Ayan. Pang secure din siya para hindi siya bubuka. Ayan. Isa pa, dito po sa bandang taas. Ayan, secured na po yan. Hindi na po yan bubuka kasi po yung tingga, mainit. Pag ibinuhos natin dyan, talagang ibubuka niya yan. So, nakasecure na po siya. Ang gagawin po natin, gugupitin lang po natin dito ng pantay. So, papantayin po natin yan. Ayan. Ang reason po kung bakit ginupit ko ng pantay ito na side na to, kasi po pag nilalagay, binuhusan natin ng tingga para hindi po siya tabingi. Kasi kung may mataas na side, pwedeng sumandal dun yung tingga, tapos ang pinaka bottom niya, kasi ganito yan eh, kaya bottom siya eh, medyo na slanting ng ganun, pangit tingnan, saka hindi maganda ang takbo nun sa ilalim. So ayan. Ayan, okay na siya. May mold na tayo. Tingga na lang ang kulang. So, ganito pong gagawin dyan. Ayan. Ilalagay natin siya rito. Ito yung pinaka main support niya. Ayan, naka, ano siya. Bubuhusan natin ng tingga. Kailangan po, hindi masyadong gumagalaw ito. At medyo talaga secured siya dyan. Para pagbuhos natin ng tingga, ay, hindi tatapon yung tingga at hindi rin siya tatabingi. So, ganyan. So, sana nasusundan niyo po. So, ayan. Nakagawa na po tayo ng marami. Pupunuin lang po natin yan. Iba-ibang size, depende po sa hinihingi na pagkakataon kung kailangan mas mabigat o mas magaan, mababaw lang at wala namang agos, pwede na po yung magaan para may pamimilian po tayo. Kasi po mas mabigat ang tingga, minsan mas mahirap maramdaman yung kagat ng isda. Ayun, tama lang, katamtaman lang. Ayan, nakapuno na po tayo, 11 na ito. So, ang next po natin gagawin ngayon ay magtunaw na ng tingga. So, ito na po mga ka-sublime. Ayan na, tinutunaw na natin yung tingga. Meron po akong isang maliit na tunawan. Ayan o, kung nakikita nyo po, dito ko po tinutunaw ang tingga.